Ilang estudyante ng Julian B. Meliton Elementary School sa Naga City, Camarines Sur inilikas matapos bahain ang ilang bahagi ng paaralan. Iba pang lugar sa Naga City, binaharin. Si Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia para sa detalye. Matapos ang walang tigil na buhos ng ulan na naranasan sa Naga City, Camarines Sur, mabilis na tumaas ang level ng tubig sa loob ng Julian B. Meliton Elementary School sa Barangay Concepcion, Pequeña. Dahil dito, agad na inilikas ang mga estudyante mula sa mga apektadong silid-aralan at pinalipat sa covered court ng paaralan. Ang magulang naman na si Angeneth, agad na nagtungo sa paaralan para sunduin ang kanyang anak. Kahit kasi tiniyak naman ng mga guro ang kaligtasan ng mga bata, hindi pa rin niya maiwasang mag-alala. Sa arog kong mga parent, talagang arog ka niyong makatakot ko magamunta. Dahil taman masabi ang disgrasya. Hindi naman natapos ang isinasagawang eksaminasyon sa mga estudyante ni Teacher Cecil. Agad kasi niyang pinalipat sa ligtas na lugar ang mga estudyante matapos umapaw na ang tubig mula sa spillway na nasa harapan mismo ng kanilang silid-aralan. Hindi ako nag-expect dahil every time na nagbabaha siya, dahil maninaabot. Pero kunyan po, talagang worse na. Sabi ko na nga sa repet, kung dahil mapapakaroon ang drainage system kang Concepcion Pequeña, taig din nag-aagi sa mga tubig, i-relocate na lang ang school. Samantala, maliban sa naturang lugar, ilang bahagi din ng Barangay Calawag, Naga City ang binaha. Normal na po, Nigdi. Dahil mo na si Kasong Maray, ang mga drainage, dahil mo na papakaray. Kaya yun na po. Nanawagan naman ang mga otoridad sa publiko na laging maging alerto habang pinaalalahanan naman ang mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak para maiwasang magkasakit dulot ng pagbaha. Ako si Jessica Kalinog para sa GMA Regional TV.